So, good day sa inyong lahat at sa mga estudyante ko dito sa aming subject na financial controllership. Today, I will discuss about lesson number one, which is an introduction to financial controllership. So, para sa iba, medyo bago pa sa pandinig itong term na ito na financial controllership. Pero alam ko, naalala ko nung ako'y nag-aaral pa, dati nang nababanggit ito ng aming professor. Actually, ang tawag ko dati dito is comptroller kasi alam ko merong spelling siya na minsan COMP tapos troller. Yun pala, ang pronunciation din talaga dapat na is controller. Ngayon, mas maiintindihan natin siya pagka na-introduce ko yung financial controllership. Financial controllership is a management function that supervises the accounting and financial reporting of an organization. Ibig sabihin, pag pinag-usapang financial reporting, ano yun, yung mga financial statements, eh si financial controller ang bahala doon. It is also responsible in minimizing risk through the implementation and monitoring of internal controls. So we have three terms siguro dyan na medyo mabigat, yung financial reporting, yung risk, at yung internal controls, which is mamaya mas maipapaliwanag natin yung definition ng kada term na yon. So dito, ang sinasabi is responsible dapat ang financial controllership sa pag-minimize ng risk gamit yung mga internal controls. So tutuloy ko na. Sino ba yung tao? Sino ba yung nasa posisyon na humawak dito sa financial controllership? Anong tawag sa kanya? Siyempre, ang tawag sa kanya is yung financial controller. A financial controller is an individual who has responsibility for all accounting-related activities, including high-level accounting, managerial accounting, and finance activities within a company. So, kung titingnan natin yung high-level accounting, siyempre, yun yung pinaka-reports na sinasubmit natin malamang dun sa chief financial officer. Tapos itong managerial accounting naman on their managerial level, at syempre meron tayong tinatawag na finance activities. Yan na yung day-to-day routine na activities, which is talagang pati si financial controller hawak din niya. So sa madaling sabi lang naman, basta any accounting related activities hawak ni financial controller yan. A financial controller typically reports to a firm's chief financial officer or CFO. Pero minsan, syempre, kapag may liit na companies lang, alam naman natin na kung sino yung financial controller, siya din yung chief financial officer pag mas maliit. Pero pag mas malaking organizations, gaya nito, is talagang ano siya, nakahiwalay pa siya. Tingnan natin. Board of Directors, nasa baba niya yung CEO, Chief Executive Officer, at nasa baba nun yung Vice President for kung anumang affairs, plus yung Chief Financial Officer, na kung saan doon nagre-report yung ating Financial Controller. And then, syempre, si Financial Controller, dahil nabanggit natin kanina, any accounting-related activities, eto yun, si Managerial Accountant, si Financial Accountant, si Tax Accountant. So, kung dyan, makikita mo lang na masabi mo na sa organization, talagang hawak talaga ni controller yung mga accounting-related activities na yan. Next, ano ba yung pinaka-duty ng isang controller? Siyempre, yung pag-prepare ng budgets and managing important budgeting schedules throughout an organization. Pag sinabing budgeting throughout the organization, siyempre hindi lang sa finance department yan. So, sa lahat ng budgeting schedules ng iba't ibang mga department, syempre, hawak dapat yan ni controller. Isa pa, isa pang duties ni financial controller is to collect and analyze yung mga consolidated financial data. Syempre, dahil nga ikaw nga yung may hawak ng lahat ng accounting records, syempre, ikaw yung may kapasidad na i-consolidate siya. At syempre, yung consolidated report mo, yun naman yung i-interpret mo at i-re-report mo dun sa mas nakakataas sa'yo. So, sa madaling sabi, yun nga, yung chief financial officer yon. Next is reports material budgeting variances or expenditure
variances to management. Okay. Pagka may maliit or kung may variance sa report mo. For example, medyo mataas yung talon from 2019 hanggang 2020. Bakit nagkaroon ng variance sa budget natin ito? Bakit bigla tayong, for example, dati tig 100 million lang yung budget natin kada department. Pero bakit ngayong 2020, sabihin natin, bakit biglang tumaas yung sa research and development? Siyempre, i-re-report din niya kapag material yung variance. Pag medyo, halimbawa, naging from 100 million, naging 200 million na yung budget natin for research and development. Siyempre, i-explain naman ito ni controller, siyempre, kung bakit nangyari yun. Siyempre, sabihin niya, sir, because there are developments and I think the management would agree to the research and development division or department na meron silang bagong gustong i-research. Siyempre, nag-request sila ng bagong, may bago silang in-explore na pag-iinvestan o kung anuman. Kaya, i-report siyempre niya kapag ka, siyempre, yung mga variances na sobrang tataas, sobrang lumaki is kailangan niyang i-explain. And same as expenditures. Siyempre, kapag masyadong mataas yung variance ng expenses from dati normal nila yung utilities, sabihin natin yung utilities is ganito lang, ngayon sobrang taas na. Siyempre, i-explain pa rin niya yan sa management. Duty niya yun kapag medyo biglang may tumaas na ganun. Okay, yung controller. So, na-explain natin yung controller kanina. Ngayon naman, ano bang kinokontrol daw nung financial controllership? Siyempre yung risk. Sa lahat naman ng businesses, merong risk dyan. Merong risk talaga. Okay? Pero nga, for all businesses, there are risks that exist and that need to be identified and addressed in order to prevent or minimize losses. Okay? Siyempre, pag may mga risk na ganyan, ano ba yung mga example ng risk? For example, ano ba yung mga risk? For example, sa school. Okay? Ano ba yung mga risk dyan? Siyempre, yung pagdating sa mga students, kung napakahirap malaman kung sino ba sa kanila yung nag-aaral, ganun. Risk yun. Kung magpagdagbe ka ng grade, medyo risky siya kasi napakahirap silang evaluate. Mga tipong ganun. Okay. Risk is the threat that may adversely affect an organization's ability to achieve its business objectives and execute its strategy successfully. Risk is measured in terms of consequences and likelihood. Okay. Siyempre, yung mga risk, yan po yung mga sumasagka pagka risky yung environment. For example, ngayon, magbi-business ka. Sabihin natin ang business mo is computer shop, halimbawa. Or sige, ibang entertainment na industry. Sa panahon ngayon kasi guys, ayon sa IATF, hindi pa masyadong pwedeng buksan yung ibang mga industries like sa mga entertainment. Like for example, mga sinihan. Medyo alanganin pang buksan 'yan. Okay? Isipin mo na lang kung ganung ka-risk, kung kataas yung risk, tapos ikaw, yun talaga yung industriya mo, yung sinihan. Siyempre, titingnan mo rin kung ano ba, i-risk ko ba na i-push pa rin na mabuksan yung aming industry? Or isipin mo kasi, una sa lahat, kalaban mo agad yung government. Kapag tinry mo siyang buksan, siyempre hindi ka naman pwede payagan nun. Pangalawa, halimbawa, pinayagan na ni government na mabuksan yung industry mo. Isang risk na naman dyan kung may manonood kaya ng sine. Okay? Pangalawa, kikita kaya ako. Okay? Siyempre yun yung mga risk dyan. Kasi nga, dahil sa panahon ngayon, kumbaga hindi siya napapanahon. Hindi siya necessity, ika nga, yung industry mo. So, medyo mataas yung risk kapag ka, yung industry mo, itinamaan talaga netong pandemic. Overall, you should focus on the high risk affecting your operation. Siyempre, kapag ka yung mga minimal risk lang naman, na minimal lang yung losses, pwedeng hayaan mo na yun. Pwedeng halimbawa, ang industry mo is farming. Halimbawa, pag may mga peste-pesting maliliit lang
na hindi naman makaka-apekto sa buong sa kabuuan ng iyong kita is okay lang yun. Ang problema dyan, syempre yung high risk talaga, halimbawa sa farming, ang pinang high risk dyan, syempre, kapag masyadong malakas yung bagyo, kapag nadapa na yung mga palay, syempre, pag yun na, yung high risk, syempre, doon ka na sobrang malulugi na talaga. So, yun yung pagtutuan mo ng pansin. Syempre, kapag ka na-force mo na lalakas yung bagyo or lalakas yung ulan by this time, syempre, hindi mo na ipupush na magtanim ng palay. Napakaraming example ng risk. Siguro, sasama natin sa activity kung halimbawa, ikaw, ito ang industry mo, ano yung mga risk na kaakibat dun? So, abangan nyo yan sa activity natin. Gagawin natin yan. Next, nasabi na natin yung mga accounting-related activities, yung risk na dapat i-control. E ano naman yung tiyatawag natin na internal control? Sabi nga, ito daw yung ina-identify dapat na risk, yung internal control. Ang gulo ko doon, wait lang. Yung management must control identified risk daw to help the company. Siyempre, to achieve its performance and profitability targets, to prevent losses. Losses of what? Of resources. Siyempre, kapag gaya nung sinabi ko kanina, paano kung mataas yung bagyo, malakas yung bagyo, tapos ang industry mo is nagtatanim ka ng palay, siyempre, mataas na agad yung risk pag may bagyo. So, yung losses ng resources mo talaga is medyo mataas. Kaya nga tayo gagawa ng internal control is yung kailangan natin siyang i-prevent. Pero siyempre, may mga bagay talaga na mahirap i-prevent, lalo na kapag acts of God siya. Okay? Next is to ensure reliable financial reporting. Dahil nga ang trabaho mo, ang responsibility mo as financial controller is yung overall accounting reports, overall accounting records is dapat nasa iyo. Dapat siguradong-sigurado ka kasama sa control yun na dapat reliable siya. Kasi once na hindi na naging reliable yung inyong data, yung information, anong i-re-report mo sa taas? Anong pagdedesisyonan ng mga board of directors? Siyempre, misleaded na rin sila. Okay? Pwede silang ma-mislead. Siyempre, garbage in, garbage out yan. Kapag mali yung nagawa mong report, posibleng mali rin yung magiging decisions ng mga nasa taas. Last is to ensure compliance with laws and regulations to avoid damage to its reputation and other consequences. Siyempre yan, napakahalaga din yan. Na bilang isang internal control din, siyempre, dapat lagi nagko-comply ka sa laws and regulations. Siyempre, dapat nagko-comply ka pa rin sa generally accepted accounting principles, sa Philippine accounting standards, sa international accounting standards, etc., etc. Siyempre, dahil nga, ayaw mo namang madungisan yung pangalan ng company mo. Okay? In summary, internal controls can help a company get where it wants to go. Yun nga yung kanyang objectives and goals. And avoid pitfalls and surprises along the way. Okay? Kasi nga, yung internal controls, ano yan eh? Kumbaga, dapat futuristic yung financial controller dyan. Hindi siya masyadong natin sa past or sa historical data. Siguro yung ibang mga accountants, talagang ano sa kanila, medyo mabigat yung historical data. Pero po, pag ikaw po financial controller, mas tinitingnan mo po yung hinaharap. Kasi doon ka, yun yung kukontrolin mo. Hindi mo naman na makukontrol yung nangyari na eh. Okay? Ang kukontrolin niya, ng financial controller, is yung mga mangyayari pa lang. Like ito, yung mga surprises along the way. Okay, another definition of internal control is it is a process affected by an entity's board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in effectiveness and efficiency operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations. Inulit lang yung kanina. Okay? So, sa madaling sabi, itong financial controllership pala is talagang
specific function niya is to oversee yung buong accounting processes and accounting records, which means sobrang taas pa ng accountability nito. Kasi nga yung term pa lang na accounting is yung accounts. Yung pagiging accountable niya is sobrang bigat pala ng pasanin ng financial controller. Kasi kapag ka naligaw po ng report ang isang financial controller, feeling ko madi-disrupt talaga yung operations ng isang business. Pag mali yung na i-report or mali yung na-recommend ng financial controller, kaparehas ng CFO, is talagang pwede magka-downfall yung company. So, sana may nakuha kayo doon kahit pa paano. Next, financial controller versus, ano bang versus ko dito? Versus ibang trabaho dito sa organization. For example, financial controller versus accountants. Siyempre, mga accountants, dahil nga accountants yan, pwede nga, sabi ko nga, nakita nyo kayo sa organizational chart, yung mga accountants, pwedeng managerial accountant, financial accountant, and tax accountant, magkakaiba sila ng field of study at ng field of specialization. So, financial controller, siyempre, mas mataas po siya, kaya financial, may person niya, tapos yung controller, kaya baka hindi niya mag-get sa house. Yung financial controller po, is talagang hawak niya dapat lahat. So, isipin nyo na lang, guys, ano yung minimum qualification ng isang financial controller. Kasi dito, hindi lang pwede ano eh. Ito kasi, for example, yung kapag ka managerial accountant ka, pwedeng fresh grad yan eh. Financial accountant, pwedeng fresh grad. Yung tax accountant, pwedeng fresh grad yan. Okay, pero pag controller, tapos fresh grad, medyo mahirap ata yun. So, isipin nyo na lang kung gaano kataas yung pwede maging salary mo kapag ikaw yung napunta sa pwesto na yan. Hawak mo yung mga accountants. Kasi nga, ikaw yung may hawak sa buong sa responsibility ng buong accounting records eh. Sa lahat ng accounting ng mga activities, hawak mo. Sabihin, talagang medyo mas mabigat-bigat ka at magaling-galing ka dapat. So, yun lang muna sa ngayon. Siguro may nakuha naman kayo doon kahit pa paano. No? Basta tandaan nyo lang, sa financial controllership is yung term na responsible for the supervision of all accounting related activities. And then, it minimizes risk. So, yung risk na i-discuss naman na kanina, by the use and the implementation and monitoring of internal controls. So, pag pinagsama-sama mo yung definition na yun, yun na yung definition ng financial controllership. Okay? At yung tao na gumagawa ng financial controllership, syempre, ang tawag sa kanya is financial controller, also known as controller lang, or controller yung spelling, pero controller pa rin yung pronunciation niya. So, I think that's all for the introduction of the financial controllership and kawatay activity mamaya. Bye.